Kumusta mga chong? Isang mabilisang updates lang para sa ating PBA updates. Pero bago yan, paki-like muna ng ating video. Malaking tulong na yan sa ating channel. Greg Slaughter update. Ano nga ba ang balita kay Greg Slaughter? Makakabalik pa nga ba ito sa PBA? Yan ang tanong ng maraming PBA fans. At ayon sa ating mga source, ay ang problema nga ni Greg Slaughter ay mas lalong lumalala. Dahil gustuhin man itong makapaglaro abroad, ay hindi nga ito makakapaglaro dahil kinakailangan nga nitong mag-request ng clearance galing sa kanyang mother team na Northport Batangbier. Alam naman nating lahat mga chong na hindi nga magkasundo itong si Greg Slaughter at Northport Management dahil sa kontratang tinanggihang pirmahan ng 7-foot big man. Kaya ang tanging choice nga lang ni Greg ay bumalik sa Northport Batangbier. At kung hindi nga ito babalik sa Northport, ay wala nga itong trabahong dadatnan sa kahit anong liga dahil hindi nga siya bibigyan ng clearance ng Northport. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Prince Caperal, bibitawan na nga ba ng Barangay Ginebra? Sa naging debut game nga ng Barangay Ginebra kontra Blackwater Bossing, ay isa nga si Prince Caperal sa mga masuswerteng nabigyan ng magandang playing time ni Coach Tim Cone. Pero hindi nga naging maganda ang outcome ng laro ni Prince Caperal, kung saan sa 10 minutes playing time nito ay 0 out of 3 field goals at turnovers nga ang kanyang ambag. Kaya naman, maraming Ginebra fans ang nakakapansin sa performance ni Caperal at sinasabing i-trade na lang ito ng Barangay Ginebra. Ang tanong, bibitawan nga ba ng Barangay Ginebra itong si Prince Caperal? Ayon nga sa ating mga trusted source, ay sa ngayon ay walang balak si Coach Tim na i-trade si Prince Caperal dahil ongoing na nga ang All-Filipino Conference. Pero once nga na matapos ang nasabing komperensya, ay asahan natin na magkakaroon ng balasan ng players ang Barangay Ginebra. At ito nga si Prince Caperal ang matunog na mapapasama dyan. Para sa akin mga chong, ay kalawang ang dahilan kung bakit nabokya itong si Prince Caperal dahil matagal-tagal nga itong hindi nagamit ni Coach Tim Cone. Kinakailangan lang nito ng sapat na panahon para maibalik ang kanyang redeem. At ngayong All-Filipino Conference nga ang tamang panahon para patunayan ni Prince Caperal na deserving nito na mapasama sa lineup ng Barangay Ginebra. Pero kung magpapatuloy nga ang napakapangit nitong performance sa kanilang mga upcoming games, ay asahan natin na bibitawan na ito ng Barangay Ginebra Management. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Coach Tim Cone, hindi masaya sa pagkakapanalo ng Barangay Ginebra. Unang laban ng Barangay Ginebra ngayong 47 season ay hindi naging madali. Pinahirapan nga sila ng Blackwater Bossing at muntik-muntikang pang maisahan. Marami nga ang natuwa sa salpukang Barangay Ginebra at Blackwater Bossing dahil nagiging balanse na nga daw ang liga at nakakasabay na ang mga nasa ibaba. Kung marami nga ang natuwa, ay meron ngang isa na hindi kumbinsido sa pagkakapanalo ng Barangay Ginebra. At yan nga ay walang iba kundi itong head coach ng Barangay Ginebra na si Coach Tim Cone. Ayon nga sa naging latest interview kay Coach Tim Cone, napakadami pa nga daw nilang kinakailangan tutukan at ayusin para sa tinatarget nilang pagbawi ng All-Filipino Championship. Ang isa nga sa hindi nagustuhan ni Coach Tim sa kanilang debut game, Coach Tim ay masaya pa rin ito na makita na ibinibigay ng kanyang mga players ang lahat para makuha ang panalo. At yan nga ang kinakailangan nilang masustain at i-improve ngayong mahaba-haba pa ang kanilang kakaharapin ngayong Philippine Cup. At yan lang muna ang mabilisang updates natin mga chong, at hanggang sa muli!